Ayan, so dito sa gitna nitong isla, makikita po natin yung power source nitong Balikasag Island. So dito kung mapapansin po natin, puting-puti yung buhangin. Tingnan niyo po yung buhangin dito. Hindi po siya ganun kapino pero sobrang puti po nito. Isa po sa mga alamin natin eh kung magkano na yung sea urchin dito. Magkano yung suwaki? Libre lang. Dahil nga sa walang puno, walang cottages, walang kahit anong pwedeng masilungan, kaya pag andito ka na sa gitna ay parang nasa disyerto ka. Sobrang init. Mainit sa taas at mainit din sa baba. Good morning mga ka-Seftv, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan. Akala ko talaga kanina na hindi tayo makakapag-vlog ngayong araw kasi maaga pa lang ay talaga namang buhos ang malakas na ulan. Bandang alas 6:30 na nung tumila yung ulan at nagpakita etong haring araw. Yan po yung dahilan kung bakit na late tayo ngayon ng take off. Nakaraang araw ay binisita po natin yung ilan sa mga crowded islands na mayroon etong Northern Bohol. Ngayon naman ay bibisitahin po natin yung ilan sa mga sikat na tourist attraction mayroon etong probinsya. Subukan po natin puntahan yung minsan nang naging trending na Virgin Island. Alamin po natin dito kung kumusta na nga ba itong lugar, kung nandun pa nga ba yung mga seafood vendor at kung pinapayagan pa nga ba yung mga turista na magpunta dito. So mapapansin niyo po dito, medyo masikip yung kalsadang dinadaanan natin. Yan, ito po kasi yung kalsada na nagsisilbing shortcut mula dito sa Balilihan papunta sa Tagbilaran City. Kaya naman makikita po natin na bagamat maliit itong kalsada, eh marami yung mga sasakyang dumadaan dito. Dito na po tayo sa Tagbilaran City at dumaan po muna tayo dito sa Jollibee para mag-agahan. Okay, so dalawang ano, spicy chicken. 39. So abang inaantay po natin yung ating order. Pakita ko po yung naging travel natin. So mula dito sa Batuan, nag-travel tayo ng higit isang oras papunta dito sa Tagbilaran City. At mula dito sa Tagbilaran, magta-travel naman tayo papunta dito sa pinakadulo na itong Panglao Island. Dito tayo maghanap ng bangka na sasakyan papunta dito sa Balikasag Island. So kung maganda yung panahon, dadaanan din po natin yung Virgin Island. So, pababa na po tayo dito sa causeway na kung saan etong causeway ang nag-uugnay o nagkokonekta dito sa Bohol mainland at sa Panglao Island. Panglao Island, dahil nga sa laki nito, kaya para na rin po tayong nasa mainland. Kita nyo naman yung kalsada dito. Mas malapad kumpara dun sa sentro ng mainland Bohol. Isa po sa mga rason kung bakit
ganito kaganda yung mga kalsada dito kasi dito matatagpuan ang isa sa pinakamalaking paliparan mayroon ang Pilipinas. At yun po yung Panglao Bohol International Airport. I've been in your waters, been knocking at your door. Liliko po muna tayo dito sa ating kaliwa kung saan ito yung papasok dito sa Panglao Airport. Yun o, oh. Ito yung karatula. At dito, kung matatandaan nyo yung video natin, itong mga puno ng nyog dahil nga sa bagong tanim pa lang, kaya meron pang mga nakakabit na kawayan para lang hindi matumba. Pero ngayon, makikita nyong malulusog na yung mga puno at halaman na nandito sa Center Island. Grabe, sobrang ganda ng kalsada dito sa airport. Ilang passenger terminal building. Ito yung departures at dito naman sa kabila yung arrivals. Yun o, tingnan nyo naman yung disenyo ng bubong nila. Parang wave. So, tahimik po ngayon dito at wala po tayong natsambahan na lumalapag na aeroplano. I see a sky with a rain in your car, but I'm not running. Matapos ang mayigit sa isa't kalahating oras na travel mula dun sa Batuan, Bohol, ay narating na rin po natin etong pinakadulo nitong Panglao Island. Ayan. So dito, matatagpuan po natin yung daungan kung saan sumasakay yung mga turista papunta dun sa dalawang isla. Yan po yung Balikasag Island at Virgin Island. So makikita po natin ditong low tide. Kaya yung mga bangka ay nandun na sa dulo. Tara, let's go! So dito na rin sa port, meron pong landmark na I Love Panglao kung saan pwede po tayong mag-picture-picture. Doon po yung parking area at dito naman naka-standby yung ilan sa mga boat operator na pwede nating arkilahin papunta doon sa isla. Dito na rin po tayo magbabayad ng entrance fee, ayan, at ibang pang mga fees na kinakailangan nating bayaran bago tayo makapunta doon. Okay? Ito yung bangka na sasakyan natin. Gabriel. Shout out! Pangalan niyo, sir? Omar. Omar, galing kayo saan? Manila. Palagi kita pinapanood, sir. Sabi ko, pa-jump. Kaway kayo, kaway. So mula dito, matatanaw na po natin yung mga isla na pupuntahan natin. Sa isang araw, sir, nakakailang turista kayo? O nakakailang biyahe kayo? Isa lang, sir. Pag marami na, sir. Pag-alawa. Mga anong buwan marami yung nagpupunta doon sa isla? Dito, sir. December, ganyan. Hindi ba maalon pag ganyang buwan? Hindi, sir. So, eto nga pala yung bankero natin, si Sir Jimmy. At yung isa naman... Hermes po. Uncle ko yan. Yan, si Sir Hermes. Matapos ang mayigit sa 20 minutes na travel mula dun sa Panglao Island ay narating po natin etong Virgin Island. Dapat sana unahin po nating puntahan yung Balikasag Island, pero dahil nga sa baka maulit na naman yung nangyari kahapon na inulan tayo, kaya inuna na po natin dito kasi dahil nga sa Virgin Island wala po tayong pwedeng masilungan. Kikita nyo naman, walang kahit anong nakatayo dito maliban na lang sa karatula na may nakasulat.
na kung anong isla ang meron dito. Bago po tayo bumaba dito sa bangka, dito nga pala, pagka daong nitong bangka, sasalubungin po tayo ng mga taga DNR. So dito, kailangan po magbayad ng 30 pesos kada tao para sa environmental fee. Ito po yung mga resibo. So makikita nyo po dito na medyo malayo pa yung pinagdaungan ng bangka kasi nga malawak yung nasasakop nitong sandbar. So sa mga oras na to ay low tide, kaya kitang kita po natin etong Virgin Island. At ayon sa mga bangkero natin, may mga oras, lalo na pag high tide, hindi daw makita masyado etong Virgin Island. So yung mga napupunta dito, lumulusog sa hanggang ditong tubig. Welcome to Virgin Island! Yan, thank you! Shout out! Anong first name mo, sir? Oliver Losterio. Shout out po natin si sir. Ayos, thank you! At matapos lamang ang ilang metrong paglalakad mula dun sa pinagdaungan natin, ay bubungad sa atin etong Welcome to Virgin Island! So dito kung mapapansin po natin, puting-puti yung buhangin. Tingnan nyo po yung buhangin dito. Hindi po siya ganun kapino pero sobrang puti po nito. Dahil nga sa walang puno, walang cottages, walang kahit anong pwedeng masilungan, kaya pag andito ka nasa gitna ay parang nasa disyerto ka. Sobrang init. Mainit sa taas at mainit din sa baba. Ayan, so nandito na po tayo sa gitna nitong Virgin Island kung saan matatanaw po natin yung samutsaring isla na nasasakop o nandito sa Visayas. Halimbawa na lang, dun banda, makikita po natin ang napakalaking isla ng mainland Cebu. Dun po sa likuran, matatanaw na rin po natin ang southern part ng Negros, yan yung Negros Oriental, dyan po banda yung Dumaguete, at dito naman, yan naman po yung Sikihor. So dito, Puntod Island, o kilala ngayon bilang La Isola Francisco. Taglay din po ng islang yan ang napakahabang sandbar. Sa likuran po nito yung Panglao Island, yung pinagmulan natin kanina. Tanong kung andito pa nga ba yung mga nagbebenta ng seafoods. Kung mapapansin po natin, maaliwalas na po itong lugar. Yung mga bangka na nandito, ayun na lang yung mga sinakyan ng mga turista. At yung mga bangka na nakatambay dito dati sa gilid nitong island ay wala na ngayon. Ayon dun sa mga bangkero, yung mga nagbebenta daw ng seafoods ay nandun na banda. Yung mga kumpul na bangka na yon, malapit na po yan sa Balikasag Island. So marami po yung turista ngayon at napansin po natin na mas marami yung mga foreigners kumpara sa mga locals. Do you understand Tagalog? No, small amount of Bisaya. From what country are you? United States, from Seattle. Enjoy! Okay. Enjoy. Salamat po. Ayun. Thank you. Tayo dito sa Virgin Island, at dito sa dinadaanan ng bangka ay marami yung mga sea urchin, o mas kilala dito sa tawag na tuyong. Isa po sa mga alamin natin kung magkano na yung sea urchin dito. Marami kasi yung nag-react dati na sa kanila daw pinupulot lang yun, pero dito dolyaris yung presyo, kaya alamin po natin kung magkano nga ba yung presyo. So lapitan lang po natin itong maliit na bangka kasi marami po silang stock ng seafood. Ano po yan? Swaki. Magkano yung swaki? 120. Sa tuyong? 150. So ito yung tinatawag nilang swaki. Ano to, lalagyan pa ng suka? Pwede na, dili siya. Pwede na. Tayo lang siguro yung mahilig sa isla na hindi marunong kumain ng ganito.
Yung lasa po niya ay parang tahong. Ayan, ikaw, tikman mo. So, ano po yung ginagawa nyo niyan, ma'am? Ibinta na natin. Inilalagay nyo sa lapad. Tapos magkano yung isang lapad? Yung isang piraso ng suwaki, magkano? Libre lang. So, akala ko kanina, yung isang ganito, yun yung 120. Hindi pala. Yung isang ganito pala, isang lapad, yun yung 120. Ito po yung suwaki. Tapos sa tuyom naman, yung isang ganito is 150. Tama po ba? Fresh na fresh. Kasi makikita nyo naman na dito mismo sa dagat nila, binabalatan at saka inilalagay dito sa bote. Sarap, sir, no? Sarap. Parang luto na siya. Parang luto na. Kahit hindi nalagyan ng suka, yun, masarap i-partner sa kanin. So matapos lamang ang mayigit sa 30 minutes na travel mula doon sa Virgin Island, ay narating na rin po natin etong Balikasag Island. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong isla. So dito, dahil nga sa low tide, kaya bubungad po sa atin itong malalaking tipak ng bato. Kailangan po nating mag-ingat kasi madulas po itong bahaging ito ng mga bato. Ito pala si Sir Juni. Yan. Okay, let's go. Thank you. Ayan. Thank you. Ayan, so dito nga pala, bubunga din sa atin itong maputing buhangin. Ayan. May halo po itong durog na corals at hindi po siya pure na buhangin. Kasi tingnan nyo naman, dito malalaking tipak ng bato sa gitna buhangin at dito ay yung mapuputing bato. Ayan. So meron din pala dito mga subscriber. First name, sir? Joriel po. Joriel, sir. I'm not that, sir. Saan kami pwedeng mag-order? Dito po. Ah, ito yung menu. Opo. Kablor Eatery. So, ito yung mga presyo nila dito. Dalawang rice na yan, sir. Limbawa, itong calamaris na 500, may kasama ng rice. Opo. Ah, okay. So, good for ilang katao to? Two. Siguro mga isang oras kaming mag-ikot. No, mamaya na lang, sir. Para mainit pa. Para mainit pa. Oh, dito po yung daan papuntang White House, then may simbahan to. So yung lighthouse, yun po yung nasa gitna mismo nitong Balikasag Island. Buti na po, dito nyo naisipan ng nakapasyal kayo dito. Oo, kasi malapit na to sa Virgin Island. So sayang naman kung hindi namin dadaanan or bibisitahin. Eto si sir. Big fan po ako niya. Solid talaga to kasi alam na alam niya yung mga pinupuntahan nating lugar. Ayan, so dito sa gitna nitong isla, makikita po natin yung power source nitong Balikasag Island. Dito nakalagay yung generator na sumusuplay ng kuryente sa lahat ng kabahayan at establishmento na nandito sa isla. So makikita din po natin dito sa gitna ng isla yung kanilang simbahan. At sa harap lang nitong simbahan, yung kanila namang lighthouse. So yung makikita natin sa drone shot na parang naninilaw na puno, eto po yun. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Dito sir, name 3 po. Name as in pangalan? Hindi po, name 3 lang, NEM ata. Etong Balikasag, barangay to? Bali Purok sir, Bali sakop pa rin siya ng poblasyon Panglao. Mm-hmm. Bali sityo po, Purok 7. Yung mga teacher dito sa school, taga rito lang din? Bali taga ano sir, galing Panglao, mainland pa po sila. So, paano yung pagta-travel nila? May sariling bangka ba or may service? May suki po sila every Friday afternoon. Uuwi sila din. Every Sunday naman ng hapon, balik naman dito. Ito naman, ano, sir, yung mga basura na naanod ng tubig dagat, galing ilog, ganun. Pinukuha namin sa gilid ng dagat. Tapos, pag naipon na po, dinadala na namin yung mga security na po. Saan nyo to dadalhin? Doon sa mainland po. Okay, so maayos yung sistema nila pagdating sa basura. Source ng tubig naman, saan nang gagaling? Ulan lang po. Yun na nga yung iniinom namin. Kung wala po kayong dalang underwater na camera, meron din po sila ditong GoPro for rent. Sa halagang 1,500,
with memory card na po yan na pwede nyong dalhin. Tama po ba? Hindi nyo na po kailangan ng isa pang cameraman kasi yung guide na po ninyo mismo yung magvi-video sa inyo. At ito po yung pwede nyong makuha sa ilalim ng tubig. Yan, yung mga makukulay na corals. Samut-saring isda. Etong mga isdang makikita lang natin sa mga animated films. At syempre, etong sea turtle. So dito, marami naman yung mga turista na nagpupunta ngayon. Simula ng klase, di na masyado. Yung turista kasi, mostly every morning lang after dolphin watching. Pag tanghali na, nagsisiyuwi na. Yung iba naman, pag tanghali, yung mga divers na yung dumarating. Yung sa dolphin watching natin dito sa Panglao, Bohol, start 5 o'clock to 7:30 or 8, ganun lang. Siguradong may dolphin na yan? Mostly, 100%. Hindi naman 100%. May time na pag malalaki kasi yung alon, mahirap po sila makita. Kadalasan nasa baba po sila. Pag malinaw yung tubig, madali lang po. Ayan, so maidagdag ko lang, maliban sa mga snorkeling area, meron din pala dito mga resort dati. Pero sa ngayon, hindi pa... Close pa, hindi pa open. Kaya yung mga turista, yung choice talaga nila eh bumalik doon sa Panglao para sa... gustong mag-overnight. So, tara, balik na po tayo dun, Seth. First time po nating magawi sa bahaging ito ng Bohol, kaya talaga namang namangha tayo sa ating mga naabutang paraiso. Saktong-sakto kasi yon binigyan po tayo ng magandang panahon at tiyempo pa, hindi ganun kadami yung mga turista dito. Kaya hindi po tayo nahirapang maghanap ng mga ganitong bangkang masasakyan. Ayan, so para sa mga gustong magpunta dito sa Virgin Island tsaka Balikasag Island, pwede po kayong sumakay dito sa bangka nila, sir. Ayan, lagay po natin sa screen yung kanilang numero para ma-contact po ninyo yung mga bangkero. Ayan, so sa ngayon, yan lang po muna at samahan nyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.